stolen was cut out of the mountain with God's hands, and that it break in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, and the gold, the great God had made known to the king what shall come to pass hereafter, and the thing is certain, and the interpretation thereof sure. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel, and commanded that they should offer an oblation and sweet odors unto him. The king answered unto Daniel, and said, of a truth it is that the Lord God is the God of gods, and the Lord of kings, and the revealer of secrets, seeing thou couldest reveal this secret. Then the king made Daniel a great man, and gave him great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon, and chief of governors over all the wise men of Babylon. Bisabay. Then Daniel requested of the king, and he set Shadrach, Meshach, Abednego over the affairs of the province of Babylon, but Daniel sat in the gate of the king. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita mo. Muli, gala lang yung Panginoon kung paano ito namang napakadakilang gawain na ginawa dito, Panginoon, interpretation of dreams ay nangyari, Panginoon. I pray na bigyan niyo ng wisdom at especially reveal to us the secrets, Panginoon, na iba, Lord, ay hindi reveal sa ibang tao. But kami, Panginoon, ay unti-unti naintindihan namin kung ano ba, kung paano kayo kumikilos at ano yung mga bagay, Panginoon, na dapat namin gawin. So I pray na kayo po'y magagabay. Ingatan niyo po ang inyong bawat isa. Lagi po sa likod ang inyong lingkod, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. So last week pala, ano yung nangyari last week? Dito, napag-aralan natin. So, nanaginip nga po si King Nebuchadnezzar. Again, na sila inasakop, yung children of Judah. So, included dyan si Daniel, si tatlo, Ananiah, Mishael, and Azariah. So, tapos, last ano pa, yung chapter 1, yung miracle nga po na nangyari, no? Yung miracle, puro manilang kinain nila, buhay sila. So, kaya ang title natin dun is, ito pala pamigay doon sa ano. Ikaw na lang ba doon ano? Sino ba? Jamie na lang. Hindi, ikaw na lang. Ikaw yung ukulele boy, ha? Ikaw ang leader, ha? Natago mo yan. Siya yung ano. So, marunong na kasi si ano. So, ganun pala. Ang practice nyo, kahit wala yung ukulele, pwede practice sa bahay yan. Ganyan lang kayo. G, C, ganyan. Matutuwa kayo niyan. Kasi doon kayo mabagal pa, no? Alam nyo na yung ano, pero yung lipat-lipat yun ang matagal, eh. Muscle memory. Okay. So, ano pa nangyari yun? So, nanaginip nga. Ayan na naman ako nanaginip. Mga panaginip po ng hari, ang libas na basta yan. Okay, kasi alam nila yung, sa kanila na ipon, eh. Tsaka yung decision nila ay magmamatter sa buong bansa. Natapos natin last time. And then, sobrang balisa siya. Siya ay gusto niya malaman talaga. To the point na gusto niya patayin yung mga magician, astrologer, pag hindi nila nagawa, na-interpret to. So, pero narinig ni David, kanyang mga kaibigan, nanghingi siya ng time, di ba? Nag-pray sila at ni-reveal. Doon tayo natapos last week. So, matindi ang prayer. Amen? Amen. Basta tama lang. Hindi sablay ang panalangin mo. Pakita mo sa Diyos na tama intention mo sa Kanya. Walang, tulad yan, nagpastor yun, madalas ano eh. Yung ngayon kasi, sa ministry, mga ganito, mga churches, yung Baptist kasi, yun yung tunay. Problema, nanonood ng CCM, nanonood ng ganyan. Iniisip, bakit kaya? So, nangyayari, na-influensya ang tuloy. So, kaya nahaluan tayo minsan ng ano eh. Siguro yung mga Baptist minsan sa ganyan. So, huwag ganun. Bayaan mo ang Diyos ang mag-reveal sa'yo kung ano yung dapat ma-reveal. Sigurado naman ang ano. Gusto kong sabihin eh.
So yun na. Wala ako. So yun, nireveal naman. Ayan, so prayer. Gusto sabihin. So pag-pray mo, so ako minsan, hindi ko alam gagawin ko eh. Pero pray lang, nasa alam naman ng Panginoon. Ang puso ko, hindi naman tayo dito para magpa-cute, di ba? Magpayaman or something. So, may mga bagay na i-reveal siya. Kaya, ha, kapasalamat to, dumadami tayo, di ba? Sana tuloy-tuloy. Sana yung mga backslide bumalik, tsaka hindi na ano. Kaya yung mga mensahe natin, naka-gear dun. Na matuto talaga tayo. Kasi nakakahiya sa inyo, umaten kayo, baka wala kayong matutunan. Pero dapat, makinig din kayo. Amen? Amen. Ayan, so may gusto, may mga bagay pa yung gustong malaman. Yung talagang gustong malaman. Madami yan, yung edad nyo. Sino ba yung grateful dito? Yung grateful dito. May kausap ako ng isang araw eh. At naalala ko yung ganong edad ko. Nag-iisip na ako eh. Si Nigel ba yun? Ngayon po lang ulit nakita si Nigel eh. Si Banang ata, ilan tama na? Grade 5. Oh, alas ganun, di ba? Yung ganyang edad ko, nag-iisip na ako ng malalim niyan kasi tinatamad ka na, hindi ka na bata eh, di ba? Hindi ka na puro laro na lang, di ba? So, nag-observe ako sa mga tanda. Hindi ko makakalimutan ako, naalala ni Daddy yun. Grade 2 naman ako, sabi ko. Hindi, parang ayoko nang lumaki, sabi ko. O sige, sabi si Daddy naman. O sige, pag-pray natin, huwag ka nang lumaki. Buti na lang, hindi tinupad, no? Kasi naramdaman kong hirap pala maging ano, grown up, di ba? Nanay, tatay. Pero, kailangan eh. So, yun. So, mga ganyang edad, sana hindi kayo puro laro na lang. Peter. Ayun pala si Peter, kinausap ko rin nung siya, kulit na eh. Nag-heart-to-heart talk kami pala. Si Peter pala yun. Okay. Yung kuya niya, madalas na kami ng heart-to-heart. Okay. Okay. So, pag may gusto ko malaman, importante, tanong mo sa Diyos. At hintayin mo yung sagot niya. Hindi yung magde-demand ka ng ano. Ay, wala naman pala eh. Maghintay ka. At yung masaksihan natin ngayon, matindi to kasi naalala niyo si Joseph. Si Joseph, sinasabi niya muna doon sa mag-interpret. Oh, ito yung napanaginipan ko. Andito, hindi niya na sinabi kasi nakalimutan niya daw. Pero alam niya, importante yung napanaginipan niya, yung hari. So kaya nga, hindi rin makapag, ano yung mga astrologer Chaldeans, sabihin mo muna sa amin. Hindi, nakalimutan ko na nga eh. Ang hirap ng demand ng hari, no? Anyway, pero yun talaga, seryoso siya at papatay na sila. So, humingi ng ilang ano, si Daniel and friends. At yung natapos tayo last week, tinupad, amen? Ni-reveal sa kanila. Ngayon, titingnan natin kung ano yun. Malalaman natin kung ano yun. Okay? Yan. So, ngayon, ano nangyari? So, pumunta na sila. Ni-reveal na. Salamat, may time sila. So, yan. Sige, game. Parang ganun. Ito na. So, dinala sila sa hari. And then, yan. So, tinanong siya, are thou able to make known unto me the dream which I have seen and the interpretation thereof? So, kaya mo ba? Really? Ano sagot niya? Mahirap yan. Ito ah, nakita ko sa mga ibang Kristiyano, ganun. Makikita mo kung ano, medyo phony or nagmamadali. Okay, yung iba, salamat si Ray, good devotion na rin, di ba? Matanda ka, Ray. So, nakikita kita dito ka. Lalo nga iniisip. So, ganun lang, tiwala kayo sa Diyos. Di ba, isa, mahirap yan eh. Next ba, di ko naman ha. Kaya mo na. Devotion. Hindi. Stephen daw, kaya daw. Nagyan pa yun. Oh, tayo-tayo lang naman yun eh. Hindi ka namin tatawanan eh. Pero yan, pag may mga gusto kong malaman sa Panginoon, tsaka sa mga bagay, maraming bagay eh. Okay? Alamin mo lang. Tanong ka lang, pray. And then, nireveal sa kanila, ito na.
Ayun, balik ko sa kanina. Yung mga ibang Kristiyano, nabanggit ko sa inyo, naalala niyo yung nakuwento ko nung, kwento lang din yung pastor yun eh. Pero meron daw talaga, sabi niya sa akin. Pinakita sa akin ng Diyos, kasi may crush siya, ganyan. Pinakita sa akin ng Diyos na ikaw na yung pangasawa ko. No? Kaya, takan-taka daw siya nung hindi sila, hindi naman niya niligawan. Sabi ba naman, pag ganun kasi galit ka pag may naliligaw na iba eh. Ba't may kiklaim, di ba? Pinakita daw, oh, ganun ba? Kaya ako, pansin nyo naman sa ating preaching, di ba? Hindi obra dito yun eh. Sana walang ganun sa inyo kasi talagang hindi rin ako ganun eh, di ba? Hindi nyo makikita si pastor na parang Pentecostal lang ano, pinagsasabi na walang ano sa Bible. Amen? At sa witness sa konsensya nyo. So, yun ang aking ano. Ganun naman kasi dapat talaga. Amen? Kaya, ngayon, pag tinanong ka ngayon, gusto winning ka, ligtas ka ba? Ang daming objection dyan eh. Yung iba, may ilalaw, ganun sabi, talaga, sigurado ka, maliligtas? Oh, yun nga, sinipresh ko eh. Ang masaklap doon, mayabang, di ba? Kung hindi nga alam, magtanong na lang siya. So, ganun din kayo. Actually, kung may hindi kayo sigurado, harap tayo sa tao, huwag kayong mag-assume-assume. Alam niyo na ba yung assume, mga bata? Yung tinatanggap mong totoo to, e challenge. Ay, hindi pala. Hindi ka sigurado eh. Ito pambira eh. Hindi niya nga alam yung dream. So, lalo ng ano, hindi ka pwedeng mag, ano dito, manghula. Di ba? At interpret mo pa. So, matindi to eh. Anyway, kaya ito yung magandang sagot niya. Sabi niya, hindi sinabi yes, pero yun na rin yun. Sabi niya, Daniel answered the presence of the kings and said, the secret which the king had demanded cannot the wise. So, inuna niya pala. Hindi basta-basta to. Hindi niya kaya ng mga ganyan, wise men, astrologers. But, ito yung maganda. Hindi kaya ng tao, hindi kaya ng marami, hindi nila kaya, pero may Diyos. So, ang Diyos kasi, ano eh, siya yung exemption talaga sa maraming bagay. Ilan lang, binabasa ko na naman sa yung mga problema ng hari, di ba? Hindi nila kaya yung kalaban nila, pero may Diyos. At pagkasama mo ang Diyos, panalo ka. Hindi pwedeng hindi. So dito naman, hindi niya kaya, pero may Diyos in heaven that revealeth secrets. Ang title pala nito is A Revealer of Secrets. Pag sinabing reveal, pinapakita, di ba? So nabanggit natin isang sermon dito, no? Kahit minsan di ka matalino, ano nga, si, ano nga, itong dalawa na lang, friend ba kayo? Ay, si Juliana. Wala. Okay, kung ano, mag-friend kayo. Ano nga, ang talino ni Yesha, sobrang talino ni Yesha. Tapos si Banang, eh, hindi masyado. Okay lang. Pero hindi mo masasabi pag laki-laki nyo, mas mayaman si Yesha sigurado dahil top 1 siya. Ito, top on. Top on. Hindi ganun nyo. Kasi minsan may i-reveal kay Banang, yung pera pala, business lang yan. Ganito lang pala yan. Kahit di ako matalino, minsan may way. Illustration lang natin yung pera lagi kasi madaling illustration yan eh. Diba, Cyrus? Papasok pala si Cyrus dito sa kwento natin, sa chapter ano. Kaya abangan ko lang ha, dapat lagi ni Cyrus. Kailan ba si Cyrus? King Cyrus? Hari ka pala. So, pwedeng i-reveal sa'yo, sa kanya hindi ni-reveal. At marami po, di ba, sabi rin sa, hindi na nagkakamali sa ano. Natapos lang natin sa Matthew. Nagpasalamat sa ang Panginoon na, ano ba yun? Diyan na ata, John 14. So, ni-reveal niya yung mga secrets sa mga babes. Di ba, naalala niya yun? Yung mga simpleng tao lang. Parang, pag-soul winning tayo, minsan yung magpalino, yan ang mahirap. Maligtas eh. Mayabang eh. Itingnan kaagad pag hindi masyadong magaling ang English mo. Ganyan kaagad. So, hindi ka na makapatuloy, hindi ka na makapenetrate. Wala, hindi maligtas. So, yun ang sabi ng reveal, di ba? So, ano ba sikreto sa business? Maging matyaga ka lang, matalino, maayos yung ano mo. Ganun lang yan eh. Eto, matalino nga, maggastos naman. Di ba? Kasi matalino ako eh. Tapos siguradong success, hindi rin. Pag na gano'n ka dyan, mag-gastos ka naman, tapos hindi mo inayos yung business mo, wala. So, yan, reveal. So, itong bagay na to, hindi basta-basta, pero pag ni-reveal sa'yo,
kahit hindi ka masyadong matalino, eh, yun na yun. Okay? And make known to the king, Nebuchadnezzar, what shall be in the latter days thy dream and the vision of thy head upon thy bitter one. So, pansinin natin, ang nireveal pala sa kanya, hindi basta-basta panaginip, okay, yung mangyayari, sabi na, in the latter ends. Pag sinabi latter is, parang end times yan. Latter, ibig sabihin, sa panahon na kinalaunan. So as for thee, O king, thy thoughts came into thy mind upon thy bed, what should come to pass hereafter. Sa Tagalog, yung napanaginipan mo pala, ito yung mangyayari in the future. Okay? And he that revealed secrets, pangalawa na, no? Revealed secrets. Again, ano yung secret? Hindi mo sinasabi sa iba kasi secret. Di ba? Ba't wala si secret mo? May mga ganun eh. Private. Tsaka, ganun ang pera. Paano magkakaroon ng pera? Mari, ganun. Sa business. Pag nalaman ng iba, hindi gagayahin ka na. So, marami dyan, hindi pinapaalam. Ngayon po, yung mga sa gera dyan, daming diyan na alaman dyan eh. Pero minsan, alam na rin natin eh. Yung pandemic na yan, di ba? Yung mga, actually, ng mga politiko, ang daming mga secret dyan, pero pag nireveal sa'yo yan, alam mo. Okay? Now, but as for me, okay, yan. This secret is not revealed to me for any wisdom that I have more than any living. Okay, sa Tagalog, ganito yan. Binibigyan ng credit ng ni Daniel si ang Diyos. Ganun yan. Parang, for example nga, katulad nung naging mas successful, ito yung magaling. Tapos si Banang, walang alam, pero umaman. So, interview niya si Banang, secret mo, hindi ka naman alam. So, ang gagawin niya ni Banang, kung mayabang siya, sabihin niya, hindi, magaling lang talaga ako eh. Pero kung matuwid siya, tapat siya, ano sabihin niya, hindi naman talaga ako, kaya lang umaman dahil pinagpala ako ng Diyos. Kaya may mga nakilala akong supplier na pinaburan ako, ganyan yun eh. So, binibigyan mo ng credit ngayon yung ibang tao, hindi ikaw. Ganun dapat. Kasi pag mayabang ka, alam din naman ang tao yun, bandang huli. Hindi ka rin papaburan. So, ganun ang ginawa ng Diyos, ng Daniel, I mean, yung sinabi dyan, no? Wala daw siyang wisdom ng extraordinary wisdom. Yung sabihin, yung kakaiba, kilala ba kayong taong napakatalino? Yung madalas yung pag sa mapansin nyo, kahit mga bata, di ba, lagi si Einstein yung icon ng talino, di ba? Pero actually, pag inalam mo yung history ni Einstein, hindi naman siya ganun katalino, hindi nga siya scholar-scholar, eh. Parang nag-ano lang siya, nagtrabaho lang siya sa isang nasaturate siya ng mga invention ng ibang tao. Na ano siya, parang nakita niya kung paano, may mga ganun kasi pala eh, parang sila yung nag-ano na mga invention, sa kanila dumadaan lahat. So yun, so hindi ganun katalino si Einstein. Anyway, nasa na ba ako? Yan, so walang, iba halos sambahin eh. Basta pag knowledge, Einstein lagi. Alam mo, napaka-special niyang tao. Diba? So, hindi dapat yun. So, si Daniel, pwede siya magmalaki dito kasi walang mga agawa talaga nito eh. Pero, binibigyan sa ating pattern dito, huwag tayong gano'n. Dapat, gaya ng ginawa ni Daniel, kung meron man sa ating na-reveal, bigyan natin ng credit yung dapat mag-credit. So, lagi naman ang Diyos yun eh. Okay? So, sabi dyan, but for their sakes, that shall make known the interpretation to the king and that thou mightest know that this. So, dalawang bagay. Para kanino daw at binigay kay Daniel yung interpretation tsaka yung ano? Una, sa Diyos. Siya yun eh. Sabi doon, no? Sa sake niya na yung nagpakilala. Pwedeng si Daniel pero ang Diyos yun. Kaya nga binibigay niya ng credit ng Diyos, number one. So, ganun po dapat tayo. Binigyan ka ng blessing ng Diyos tapos sarilihin mo. Ibig sabihin, galing ko talaga eh. Hindi, bigay mo sa Diyos. Ibig sabihin, siya nagbigay sa akin ito eh. Okay, ngayon naman, nagiging bukang bibig naman, sobra naman niya. Pero, nagmamalaki din. Kaya yung minasagin sa inyo, kanina na, tawag doon, testimony. Naingat tayo doon, ha? Tuturuan ko kayo niyan. Pero, dito ba doon sa ginagawa? Kaya iba, magte-testimony, ganun. Salamat sa Panginoon, dahil ganyan-ganyan. Mamaya, magyayabang na.
Iwasan natin yun. Okay? At pangalawa, bukod sa Panginoon, ay kay sa hari, para malaman niya yung, kasi nga hari siya, kapag may nalaman kang bagay, dahil ikaw yung nakakapag, ano eh, di ba? Executive ka. So, God, pag may knowledge ka nakuha, i-apply mo yon sa iyong kaharian. Okay? So, at sa gagawin niya actually ni Nebuchadnezzar yun later. Okay? Hindi lahat. Pero may bagay siyang actually may kinabang tayo. At yung mga ibang nasa kupa niya. So, okay, ito na. So, ito na yung napanaginipan. Okay, sasabihin ko na. Thou, O King, sowest, and behold, the great image. So, sa panaginip daw ni Nebuchadnezzar, may nakita siyang imahe. Okay? Ano yung imahe? Ano kaya yung image? Picture or? Sa Bible, ha? Kaya yung mga Katoliko, nagpapalusot pa yung mga yun, eh. Hindi naman yun ang ibig sabihin. Sa Bible kasi pag sinabing image, graven image man yan, molten image man yan, image, Diyos-Diyosan yan, okay? Image. So, hindi ganito yun. So, madalas yung mga hayop, tao, ganyan po yung image. Okay? May mahugis at parang 3D, 3-dimensional. Okay? Ha? Ayun ang mga example dyan. Santo Niño, Santo Papa, yung mga, San Nazareno, San Pedro, hindi naman sila yon. Okay? So, itong pag-great image, malaki. Okay? Whose brightness was excellent, makintab, stood before thee, and the form thereof was terrible. Pag sinabing terrible, ano yun? Nakaka? Takot. Okay, terror. Pag sinabing terror, ano yun? Nakakatakot. Ha? Ba't nakakatakot? Siyempre, sir, well, laki. Minsan, ganyan po yan, pagalingan yung mga yan, palakihan. Kasi mahirap gawin yung malaking bagay. Maring bumagsak. So, ginagawa po yan. Kaya, mapansin nyo, yung mga Asian civilization, gumagawa sila yan. Panakot po yan. Kasi yung mga mukha nila lalagay doon, sinisignify nyo pa sa mga tao, ay, huwag kayo matakot kayo dito sa hari ng ganyan. Nakita nyo, ganyan kaya may, tapos may image siya, ganyan. Scarecrow, eh, pero ganyan. Pero to yun, kaya, pero sa Bible kasi sinira niya yun eh. Kaya mo nakakilala sa Diyos, iniwasan na nila yun. Pero hindi ko makilala sa Diyos, patuloy pa rin. Gawa-gawa sila ng ganyan. May epekto kasi sa tao yan. Okay? So, kaya kayo, huwag kayong papagawa ng imahe nyo, ha? Okay na yung andyan yung picture nyo. Maka sumikat kayo, eh. Okay, and then, nakatako, this image head was of fine gold. So, ganito daw. Hindi ko nakuha dito, no? Next week, papakita ko sa inyo. So, basta imagine nyo na lang. Minsan, maganda yung imagination lang, eh. Alam nyo na, statua. Nakita nyo ba yung mga senior ko dati, yung inaaganon, image. Diba? Basta yung may certain ano yung mga Babylonian eh. Mas mahaba yung basta anyway, parang image. Yung ulo gawa sa ginto. Naku, yaman ano, no? And his breast, bandang dito, arms, ano? Arms, and then sa chest, nandito, gawa sa silver. His belly and thigh, dito naman, gawa daw sa brass. Alam yung brass or bronze? Hihalo yan ng copper sa mga nagkakamali. Ano yun? Ha? Basta, nakalimutan ko eh. Sa Bible kasi sa King James, parang iba yung ano niya sa bronze. Brass. Ang brass kasi alam ko, copper and tin nata. And then yung bronze is copper and research nyo na lang. Basta yun yung mga naunang mga bakal alloy eh. Okay? And then yung paa, dito, paa, legs, iron. Alam yung bakal. Alam nyo yung bakal, di ba? And then, his feet, yung pinakapaa na, part iron and part clay. Ano yung sayo ng part? Parte-parte. Ibig sabihin, may ano siya, halo. Magkahalo sila. Okay?
Pwede bang paghaluin ng bakal sa clay? Sino na naghalo doon? Hindi pa yung materials yan. Hindi yung pwede paghaluin yan. Okay? Kaya sabi dito, ano tsura no? Anyway, tuloy natin. And though so is still that a stone was cut out without hands. Ano yung stone? Ito po yung stone, yung mga malaking bloke po yan ng bato. Okay? So, paano kasi natin mag-stone, bato? Pero sa kanila, medyo malilaki yan. Yung rock is sobrang laki. Ang stone, mga ganyan. Okay? So, ito daw ay pinutol ng walang hands. Ibig sabihin, hindi ginamitan ng kamay. Paano mapuputol, hindi ginamitan ng kamay? Ewan ko, erosion? Guro? Diba, may interpret natin ito. Basta, iyanan nyo lang sa utak nyo minsan. May ibang, iba pa ito sa image. Ito yung image. Tapos, merong another ano, bato na ang interpretation, ang description sa kanya, hindi ibig sabihin, hindi tao ang gumawa. So ito ngayon, bato na to, ano daw, which smote the image, ito yung image, yung ginto, nakaganyan ko na rin yun. Kasi itong bato, pag smote, ano yung smote? Pwedeng pinatay, pwedeng tinamaan. Okay? So, itong bato daw, tinamaan niya yung image upon his feet. Okay? Doon tinamaan sa feet. Kung naalala niyo yung kanina feet, iron and clay, hindi yan naghahalo. Kaya ano nangyari? And break them to pieces. So, parang imagine niyo kung malaking image yan, anong tatamang bato dyan? Siguro medyo malaki din. Tapos parang comet or meteorite. Boom! Then was the iron and clay, the brass, and the silver, and the gold broken to pieces together. So, ang tinamaan lang yung paa. Pero bandang huli, break, yan pala yung nasa module nyo, di ba? Salamat. Sa kids lang. Yun. Nakita nyo itong meme na ginawa ko? Ay, hindi ako, yung kinopya ko lang din. Iba-iba yung inaano nila, di ba? Yung iba, vaccine daw, tapos yung iba, sumasamba, di ba, itong mga to. Vaccine, ikaw ang tagapagligtas namin. Tapos yung tatlo, yung Adak, Shendak, ano, Bendigo, yung tatlong friends ni Daniel, hindi kami yoyoko dyan, di ba? Ngayon, yung, alam nyo ba yung meme? Alam nyo na ngayon yan, ha? Yung iba naman, ganun ang meme. Ito, yung mga bading naman daw to. Di ba, kasi pride man. Diba? O sige, maki-join na tayo dyan. Ang dami na iki-join. Ito nga, hindi kami mag-join. Agandang meme to eh, no? Anyway, yan. Sige, so, tatabahan siya ngayon sa paa. So, ano mangyayari? Pag ang isang malaking image, tatabahan sa paa, bagsak. Okay, salamat po. Ano lang. So, sira. Pero actually, pag ini-imagine ko ito, hindi nang maudurog yung gold eh, di ba? Pero sa, according sa kwento, ganun na nangyari. Broken to pieces. So, obviously, hindi lang siguro yung ano, tinamaan talaga ng matindi. Diba? Sabi nila yung Twin Towers daw. Sobrang ano, 9-11, alam niyo ba yan? Sabi lang, pero parang binomba daw yun. Okay, iba na yan. Okay, sabi dyan, and became like the chaff. Diba? So, hindi ito basta-basta. Hindi ito kwentong ano lang na imagine mo yung normal na physics. Kapag ang bakal, eh sobrang tigas niya ang bakal eh. Tapos gold tsaka silver, hindi naman yung matutunaw. Ito sobrang lakas ng tama, ibang klaseng tama ito. O, again, may interpretation to kami, sabihin natin. Pero alam niyo ba yung chaff? Ito yung mga naiiwan sa ipa. Ah, ito yung ipa. Alam niyo yung... Ano yung ipa? Hindi ko rin... Sa palay. So, kasi nag-gardening ako dyan eh. Isa sa mga iniipon sa, hinahalo sa soil. Okay. Pero, sa kanila, usong-uso yung mga ganyan, shaft. Ibig sabihin, yan yung tinatangay ng hangin. Ngayon kasi, bibili natin bigas na, di ba? Isasaing na lang. Sa kanila dati, ginaganon pa yon. Pag naalis yung shaft, paano mo ihiwalay yung chaff sa bigas? Ginagano nila sa hanginin yung chaff
matitira yung bigas. Hindi na uso sa atin yan. Anyway, so pag naging chaff yung mga baka, lantindi nun, okay? And the wind carried them away. Yan, no? Laging ang chaff, inaano sa Bible, yung carried away, kasi nga, ganun yun eh. Parang wala nang kwenta, basically, yun ang ibig sabihin nun. Ha? Kasi wala ka nang pakilom, nasa punta yung chaff. Wala kang pakilom doon. Gusto ko yung bigas eh. Kaya yung kaninang napaka-great image na importante sa kanila, nawala na. And the, yung stone, ano nangyari sa stone? So hindi basta-basta yung stone na kaninang dinurog yung image, hindi natapos, sabi niya, and the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. Ano yung buhay? Kamaya, may interpretation to, hindi basta-basta yan, okay? So, kaya interpret natin, ano, sa ba? 1:30 na pala eh. Makailang minutes na ako, bad? Oh, maaga pa, mga another 35, ha? Tapusin natin tong second part. And Daniel 2. Okay, so yun na. So, alam nyo na yung dream na panaginipan, may image, ginto, silver, brass, and then iron, and then halong clay. Iron. And then, tinamaan. Boom. Ano yung sabihin nun? So, what? Diba? Eh, yung mga panaginip natin, minsan talagang weird din eh. Diba? Saan ba si Justin? Paghiwalayin nyo lang, paghiwalayin nyo. Napapabangka eh. Ito na interpretation. Ano mas importante? Yung dream o interpretation? Eh, kung walang dream, di wala interpretation. Pareho lang yan. Okay, pero gusto natin interpretation kasi pag nalaman mo, katuloy itong Bible, alam nyo bakit maraming hindi nagbabasa nito yung Revelation. Di ba? Natapos na natin Revelation. Ba't di nila binabasa? Dito mo lang maintindihan. Matama naman pag di mo maintindihan, at tatitigilan mo na. Pasan pa yung nakita mo mga hails, asan pa yun? May golden candlestick, may stars. Wala akong pakialam doon. Kaya importante yung interpretation. So, ngayon, alam na, naalala na ni Harry yung kanyang, ano, ano kaya ibig sabihin noon? So, ito, by stages din. So, ngayon, sabi niya, thou, O king, art the king of kings. Ano sabihin ng king of kings? Ano ba yung Harry? Yung Harry, siya yung ruler. Ito yung gagawin ko, ito yung susunod, ito yung gagawin natin, siya yung leader. Eh, pag King of Kings, ano yun? Ha? Hari ng mga hari. Ibig sabihin, yung nasasakupan niya, hari din. Kunwari, ako yung hari, tas kayo yung mga subject ko. Oy, gawin niya, magbayad kayo ng tax. Itong hari ng hari, oy, hindi pala kayo pinakamataas, meron pang isang hari. So ako, inuutusan ko kayo, siya, inuutusan ako. Pinaka namumuno, King of Kings, nangyayari po yan, lalo na sa kanila. Kasi naalala nyo, empire to eh. Empire. So, yung sinakop nila, hari, yung iba doon, di naman nila pinatay. Yung iba doon, sinabjun lang nila. Ibig sabihin, sinakop nga. Parang ganito. Kaya ngayon, may UN ngayon, di ba? Parang ganun yan eh. Pag sinabi ng US, isang halos sila yung ano doon eh. So, kahit ayaw namin, di! Sumunod kayo. Ganun yun. Empire eh. So, ulitin natin na, ang King of Kings ngayon, actually si Jesus, pero dito lang ha, sa lupa, si Nebuchadnezzar, dami niya sakop sa King of Kings. So, ano ngayon? For the God of heaven hath given thee a kingdom, power, and strength, and joy. Ah, glory. And whatsoever the children of men dwell, the beasts of the field, and the fowls of the heaven, hath he given into thine hand, and he hath made thee ruler. Yung sabi ko kanina, ikaw yung nangunguna. Ngayon, ikaw daw yung head of gold. So, nabanggit natin sa isang ano natin, 1 Corinthians. Kalimutan ko agad. 11. Okay? So, di ba? Sino yung head? Ano yung head? Leader. Okay. So, yung pinaka-importante ang head. Kasi susunod na iba. So, tapos, ginto pa. Ibig sabihin, talagang pinaka-pinaka sa panahon nila is yung pinaka-importante. So, ngayon, yung image na pala ngayon is nire-represent yung kaharian ng Nebuchadnezzar at ano yun, Babylon. Kaso, may katawan pa eh. Ano kaya yung iba? So,
Sabi nito, and after thee shall arise another kingdom. So, sino na natapos sa history dito? Second year, third year yan, di ba? Una, sila yung magaling. Ang hirap sa utak yan eh. Kasi nga, sino ba yung hari? Sino hari? Anong bansa? Eh, ganun yung lang, palitan yun. Pag namatay ito, para sa Kingsman, di ba? Pag namatay ito, ito naman. Tapos minsan mag-i-expand, minsan liliit yung kaharian. So, kaya sinasabi lang dito, ang pinaka-pinaka kasi nung time ni Nebuchadnezzar, sila, wala na sasakupin eh. Pero, pag namatay ka naman, may susunod sa'yo. There shall rise another kingdom inferior to thee. Pag sinang inferior, hari nga siya ng mga hari din, kaso hindi ganun kalaki. So, sa history natin, salamat sa panahon natin, alam natin yan, na after the Babylonian Empire, sumunod po yung, yung the Medes and the Persian army. They have Persia. Okay? At nagsanib po yan, Medo-Persia. Kaya sa Bible, tingnan nyo yan. Medo-Persia. Kasi malaki yung Medes, malaki din yung Persia. Nagsakupan sila, pero hindi sila parang PLDT smart. Parang ganun. Okay? So, yun lang. So, ano ngayon yung Medo-Persia yun? Yun ang ating interpretation dun. Hindi na sinabi dito, pero ayun yun eh. Another kingdom. Sino ba sumunod sa Babylon na naging sumikat after So, Medo-Persia. And then, pangatlo, sino? Brass. Sino naman yung brass? Sino sumunod sa Persia? Sino tumalo sa Persia? Hindi nyo alam yung story niya, ha? Sino? Yung ahu! Sino yun? Ha? Hindi nyo alam. Isang panoorin natin yun. Kasi masyado kami eh. Greece, di ba? Grecia na yun. Sina Alexander the Great. Spartans. Greek yung pinaka nila. Spartan yung probinsya. Pero, yan. And then, the fourth kingdom, ito. Ano na? Brass and then? Iron. So, sino daw yun? Sumunod sa Greece. Panahon ni Jesus yan eh. Greece and then the Jesus. Sino? Roman Empire. Hindi sinabi dito kasi interpretation doon. Hindi niya pwedeng sabihin kasi nga parang magiging self-fulfilling prophecy. Kaya lang nangyari kasi sinabi dito. Kaya pag ganun kalayo, hindi na sinasabi ng Bible, hindi na pinapangalanan. Okay, ganun po yung sabihin nun. Paano naging iron yung matindi ba yung Roman Empire? Mas malaki pa yun sa Babylonian. Minsan aralin nyo rin yung mga history nyo. Maganda yan eh. Yung Roman talagang malakas sila, pati yung mga methodology nila. Kaya na hanggang ngayon yung US, kung alam nyo yung capital ng US ngayon, Washington DC, ino-honor pa rin nila yung mga Roman saka mga Greek. Sige, ang galing nila. Naisip nila yun. So, ganun po ang ginawa ng Roman. Pag gusto nila sila, sakupin natin. Sigurado, masakup nila yun. Ngayon, whereas thou sowest the feet and the toes. Ano ngayon yung feet and the toes? Na magkahalo na? Iron and clay. Ano nga yun? Hindi ko na alam. Hindi, ang alam ko dyan, kasi yung Roman Empire, nahati yan. Nahati-hati. Hindi sila agad bumagsak. Hindi katulad ng Babylonian, tsaka ng Medo-Persia, ng Greece. Hindi sila agad bumagsak eh. Mabagal yung pagbagsak nila. Okay? So, yun. Kaya yung kingdom shall be divided, but there shall be in it the strength of an iron. So, malakas pa rin sila in a way, pero in a way, mahina. Okay? Miry is parang maputik. And the stones are na partly strong, partly broken. And whereas though, so is the iron mixed with ito yung medyo ito yung verse na hindi malinaw sa iba kasi ang dami nagtuturo ngayon, mga aliens daw yan. Kaya magkakaroon daw ng aliens. Eh, sinabi sa Bible eh. Ito, sabi dyan, they shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave one to another. So, parang alien daw yan. Parang maasawahin daw yung mga tao. Kaso, hindi pa rin magkakaano. Wala namang sinabi alien dyan eh. Okay. Ano yung sabihin lang? Ano yung sabihin nga, alam nyo kasi yung Roman Empire, di ba?
iba-ibang lahi na yun eh. Kasi, malaki yung kingdom, pag hindi na lumaban yung mga country, ia-assimilate na nila sa kingdom. So, pero, hindi nila siyempre ubusin yung lahi nun. Ahayaan lang nila, basta nagtatax yun, okay na. So, yun ang aking interpretation dyan, ha? Hindi yan mga alien, walang alien dyan. So, ano naman mangyayari? Ito yung maganda po. Ito yung hindi mababanggitin to sa later part ng Daniel din. Pero ito, ito yung isang part dito na napaaganda kasi kasama si Jesus dito. Okay? Christianity. Ano yung Christianity? Kingdom ba yung Christianity? Ngayon ang sabi ng Bible eh. Yung kay David, yung kingdom mo hindi magwawakas. Eh, nagwakas yung kingdom ni David. Paano yun? So, kasi, hindi yun basta kingdom lang. Makinig ha. Magsaglit na lang to. Ilang verse na lang, o lima, anim na lang. Ito na, si Jesus, kapasok na. In the days of these kings, yung sa Roman Empire na, shall the God of Heaven, sino ang God of Heaven? Siya yung Diyos, set up a kingdom. So, ang pinakabida nga doon, mga Romans, tapos magkakaroon ng another kingdom. So, nagkaroon ba ng kingdom sa Roman Empire? Di ba, doon pinanganak si Jesus eh. At yung ginawa niya, nag-set up niya yung church. At yung church na yon hindi na natapos yon. Tandaan niyo po yan, kaya nung natapos yan, ano natin yung ating seminar, di ba? Yung ating church history seminar, ang title natin doon. Throughout all ages. Okay? So, ang lalakas nitong mga to, pero nung dumating yung Christianity, hindi nila matalo. Kasi, paano naman tatalunin? Ganito may mga bansa dyan, ang tinitira kaya yung Ukraine, tinitira ng Russia, di ba? Ang inuuna nila, yung mga food supply, yung mga military. Hindi nila kailangan ubusin yung tao. Pag na, wala nang depensa yung country, sakop na namin kayo. Ganun lang yun. Eh, paano mo sasakupin yung mga tao? Papatay mo lahat. At ang Christianity, ganito ang ginagawa natin. I-preach lang natin ng Panginoon, matututo yung tao, i-preach ulit nila yung kaligtasan. Amen. Hindi mo kayang sirain yun. Kaya napaganda ng Christianity. Kasi yan nga ang kingdom talaga ng Diyos na hindi magwawakas. Okay? Mamaya, makikita nyo yun. Ha? Lahat yan, swak na swak una, pinanganak yung Christianity sa form ngayon ng Christianity, ha? Sa Roman Empire. Sakto, di ba? Andun yung four kingdom ng iron. Okay, and then, pero masaya set up yung Christianity at never be destroyed. Hanggang ngayon, buhay pa rin tayo. And the kingdom shall not be left to other people. And the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms. And it shall stand forever. Galing, di ba? Patulad ngayon, importante pa ba sa atin yung Pilipinas? Ako, wala akong pakialam sa Pilipinas eh. Nandito lang ako kasi nandito ako. Pero susunod ako sa mga pwede ko sundin, dapat ko sundin, we buy them tax. Pero yung allegiance ko, si Duterte, galahin ko yan. Yes, my king! Hindi, walang pakilang doon. Ang hari ko si Jesus. Amen? Huwag ganun din kayo dapat. So, may kisama lang din tayo dyan para mayroon tayong country-country. Pero yung ating loyalty nasa Panginoon. Okay? So, kaya ngayon, wala nang kwenta yung mga yan eh. Sa ano natin, ha? Sa perspective natin, dapat. Hindi na tayo masyadong ano dyan, nakipagtalo. Magaling yung Pilipinas, magaling yung Taiwan. Sige, kayo na magaling. Gagawin ko lang yung kalooban ng Diyos. Siya magre-reward sa akin later. Amen? Sundalo tayo ng Panginoon. 45, taos na. So, ito na in-interpret niya. Bakit daw inulit tayong stone na sumira dito? Hindi ginawa ng kamay? Anong sabihin nun? And it break in peace the iron, the brass, the clay, silver, and gold. The great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter, and the dream is certain, and the interpretation sure. Sigurado mangyayari yun. Amen. Hindi lang sinabi kung kailan. Pero actually sinabi, di ba, sa ano nga yun, sa Roman Empire. Doon po, according to history, talaga na nabuo yung Christianity. Ngayon, tapos. So, nagawin ni Nebuchadnezzar. Nasabihin niya, gagawin niya yung sinabi na, ni Daniel kanina. Bakit ni-reveal sa kanya yan? Bakit? Ano? Kasi, dito, the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshiped Daniel. Hindi tama yun, ha? Pero, sobrang ano kasi, wow! Galing, ha? Ano, may wifi, may utak mo sa akin?
Paano yung nalaman yun? Hinak mo ba yung aking utak? Hindi siya makapaniwala, pero ang Diyos ganun eh. Pwede niyang enable yung ibang tao na gawin yung mga napakimposibleng bagay. And commanded they should offer an oblation and sweet odors. Talagang sinamba na. Kasi ganito mga, ganyan yung mga idolater eh. The king answered unto Daniel and said, of a truth it is that your God is a God of gods. Antindi mo, sigurado, totoo talaga yung Diyos mo. The Lord of kings and revealer of secrets. Actually, dyan lang ko lang gusto mag-focus eh. Amen? Sabi ko, kaya tanong ko siya kanina, may mga bagay ba kasi gusto kong malaman? Basta gusto kong malaman yung ano, tatamang number sa loto. Hindi mo nga kailangan yun eh. Tsaka din yung bibigay sa'yo ng Diyos yun kasi mapapasama ka lang. Maraming nanalo sa loto. Sa bahay kaya nanalo yun, mga nagkutsabahan yun eh. Kung sabihin na tsambahan mo talaga, ubus lang agad yun. Kung ang Diyos, ang blessing ng Diyos gusto mo, huwag kang umasa dun. Yan pa ba kayo? Hayaan mong i-reveal niya yung secret. Yung mga bagay na hindi alam ng ibang tao. Ba't kaya ito mga to, church ng church? Sasamba pa. So winning pa. Yung mga bagay silang din naintindihan, tayo, tuloy-tuloy. Kasi tinuro na saan, natutunan natin yung masaya tayong ginagawa yung paglilingkod sa Diyos. Hindi nilang maintindihan. Hindi pa ni-reveal sa kanila. Okay, sana i-reveal sa kanila, pero hindi basta-basta yun. Pero, yun. Pero dito, literal na secret yung ni-reveal kay Daniel. So, hindi, no? And the king made Daniel a great man. Ah, ganun pala. Ang gusto kong, ano, si Haydelin Diaz daw. Ang gina, ganun lang pala ang method niya. Mama. Tayo, gusto niyo bang ganun si Haydelin Diaz? Libre ganyan. Maraming bahay sa langit na. Amen. Hindi mo kailangan magbuhat ng ganun. Maglingkod ka lang sa Diyos. Masaya pa habang naglilingkod, di ba? Pero naging ruler siya. Bakit siya ginawa ruler? Ang talino niya eh. Alam niya yung taong alam niya yung gagawin niya in the future. May mga bagay na hindi alam ng iba tapos siya. Ganito lang yan, King. Ay, totoo nga. Sigurado ako, pati yung hari, takot sa kanya eh. Oh, hindi lang niya inabuso. Ganun tayo dapat. Amen? Pag may kaya tayong gawin, huwag mong abusuhin. May mga binigay sa'yo, may binigay sa iba. Yung iba, ganito, medyo natuto lang. Gusto na siya na yung pastor eh. Yung mga ganun. Oh, nang ganun. Iba, ganun naman yung mga yan eh. Minsan, natuto ka lang. Tinangkaran mo lang yung nanay mo. Gusto mo na. Hindi mo na siya susundin. Magsahin ka nga. Laki ako sa'yo. Huwag ganun ha. Ilagay nyo lang yung sarili sa tama. Kasi yun ang ano naman ng Diyos talaga. So si Daniel, di niya, pwede niyang utusan yung ano eh, yung mga tao. Kaya ba ng hari niyo yan? Ako, nagawa ako. O sige na. Pero hindi siya umabuso. So na, contento na siya doon. Tsaka malamang patay din siya, ginawa niya yan. Anyway, so yan, binigyan siya ng regalo, ng actually reward dyan eh. At naging ruler siya. Ito naman maganda sa kanya, hindi niya sinarili. Amen? Naalala niyo last week, anong ginawa niya? Hindi lang naman siya. Prayer meeting sila, parang ginawa niyo kanina. Kaya pag tinupad yung mga, ano niyo ha, yung mga prayer niyo kanina, anong pinalangin niyo? Sino nag-pray ng ano? Gimilyonaryo? Wala may gimilyonaryo sa atin. Joke lang. Pero kung sa ano man yan, ha? Pag natupad yung, kunwari, si Nigel, tumino si Nigel, naging nag-mature, tumalino, yumaman. Yun ang pinag-pray niyo. Huwag mong kalimutan yung kasama mong nag-pray. Ha? Ganun yun. Kasi talaga nga ang prayer, minsan ano yan eh, ang Diyos kaya naman niya ibigay lahat. So bakit kailangan mo, ba't nag-ask ka ng prayer sa iba? Kasi minsan, may mga bagay na hindi ka karapat-dapat talaga sa harapan ng Diyos. Pero humihingi ka lang, parang isang anak. Eh, paano kung marami kayo? Lord, gawin nyo to. Nako. Ginawa talaga ng Diyos yan. May credit sa kanila yon. Amen? Kaya huwag kayong tatamanin mag-pray. Hanggang sa katapusan ng buhay natin. Humihingi tayo sa Diyos. Ngayon, ang maganda kay Daniel, yun nga, binahagi niya. Hindi lang naman ako to eh. Kasi hindi niya tinanggihan ha. Kasi mabuting bagay na rin yun eh. Binigay sa kanya. Okay to ha. Hindi niya sinarili. So, yung mga nag-pray kasama niya, deserving din silang i-bless.
Panginoon. So, yun. So, pinakamataas si Daniel. Pag sinabing gate of the king, parang ang ano, hindi lang gwardiya yan, ha? Sabihin, ruler. Amen? Tindi, no? Kaya ako, habang binabasa ko lagi ito, namangha ako eh, pero pinasabi dyan eh, ang dami ko pa nakukuha ang ibang bagay. So ngayon, basahin nyo ko po yan, huwag kayong ano, alam ko na yun, Daniel 2. Minsan, basa-basahin nyo rin. Sino tuloy-tuloy pa magbasa dito ng Bible? Kita nyo na, wala na. Napuputol, okay lang yung putol. Si Bad, minsan napuputol. Tuloy mo lang. Huwag mong ano, ay bata pa naman kayo eh. Maganda kayo, iba, hindi na nagbabasa eh. So, makukuha nyo lahat yan. Tapos dito, puro Bible tayo. Hindi kayo mahihirapan. Kasi nakuha nyo na sa preaching. Okay, may question ba? Wala na. Okay, time na. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita na napakaganda pala, Panginoon, ng testimony ng magkakaibigan, especially Daniel, Panginoon, na humingi sila sa inyo sa napaka-imposibleng bagay. But marami pong imposible, may nakailan na nga sa Bible dahil ko'y humingi sa inyo, sila, mga inyong lingkod. At tama naman, according to your will, binigay niyo po ito, Lord. So I pray na may attitude na rin po namin yung panalangin, pagtiwala sa inyo, Panginoon, i-please kayo sa aming buhay upang ganito kadakila din ng mga bagay na gawin niyo sa amin and even more. So I pray about isa dito, mga bata, tiwala sila sa inyo, Panginoon, sa lahat ng mga nakabalik. Tiwala po, Lord, kami sa inyo. I-desire namin yung mga bagay na desire nyo rin sa amin. Ayan ay pagpapakabanal, pagpapakagamit-gamit sa inyong agawain, Panginoon, sa church, kaligtasan ng ibang tao. Ganun din ma-exhort, ma-edify yung bawat kapatid. So, yun po yung dapat na nasa isip namin. Tulungan nyo po kami, Panginoon. Maraming salamat sa maraming blessing na. But we ask for more, Panginoon, especially mga bagay na kalooban niyo talaga. Matrain mga bata sa music, sa inyong salita, especially sa gantong bagay na soul winning. At katulad na nangyari, Panginoon, sa panahon ni Daniel, kayo ang may tataas bandang muli dahil kayo po ay kayo po yung itataas namin at even sa aming mga victories, kayo po yung may taas. So, yun naman po, Lord. Ingatan niyo bawat isa. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.